Good morning. 5:41 ata ng umaga ngayon. Maglalakad-lakad mo na ako sa labas. Walang suklay-suklay. Pero inaantok pa ako. Walking mo na ako sa labas. Magkakaroon na ng ng araw mga ka-stroke, samahan niyo ako ngayong araw na to. Ayan, si mama nagluto ng isda. At ayan, bahay namin. Wala siya slash kwarto. Diyan si mama natutulog. At ayan, ganito po ang araw-araw kong routine. After kong mag-walking, magpapahinga ako. Siyempre, kailangan nating magpahinga. Nakakapa ako din kasi mag-walking. Kasi ang bigat ng katawan ko hanggang ngayon. 2 years na ako pero mabigat pa rin talaga yung katawan ko. Maraming nga mga ka-stroke nagtatanong sa akin kung kailan daw mawawala ang bigat. Kaya sinasabi ko, hindi ko alam kung kailan mawawala. Pero yung kaibigan ko kasi nawala na lang bigat sa kanya. 5 years na siya. Bigla na lang mawawala yan. At ayan, tumatayo-tayo na ako. Nagluto pala yung mama ko ng ulam. Pang-almusalin namin kasi sabi ko gusto ko ng sabaw. At ayan, nagayat siya ng sibuyas, garlic, at saka tomato. Fresh tomato ang gamit niya. Gusto ko kasi ng sabaw sabi ko. Kasi nag-fry siya ng isda kanina. Kaya ang sabi ko sa kanya, malagyan mo ng tomato. Masarap kasi pag may fresh tomato. Kung nga alam ko anong tawag ba sa luto niya, kinamatisa ang isda or ano, hindi ko alam talaga pero yun, masarap naman siya. Guys, gusto ko yung lasa, basta fresh tomato ang ilalagay nyo. At ayan, maganda din kasi yung mga fresh ang gamitin natin, especially sa ating mga stroke, diba? At gustong-gusto ko rin yung sibuyas, kahit kinakain ko lang ng hindi luto, hilaw lang, nalagay ko sa cucumber. Masarap na siya, basta lagyan ng konting suka. Minsan nga hindi ako naglalagay ng suka kasi sabi ng mama, hindi daw maganda ang suka doon para sa atin, para sa mga bugons natin. Kaya sabi niya, lagyan ko daw ng kalamansi. At ayan, nagisa-gisa ng mama ko ng sibuyas at syempre ng garlic. Nigisa pa lang pero ulam na. Ang bango-bango talaga pag nagigisa. At yan, medyo magkalo yung cellphone ko. Kasi cellphone lang po talaga ang gamit ko. Ayan. Yan, gisa-gisa lang. Actually, bawal sa atin talaga ang oily foods. Ayan, pero minsan-minsan nag-oil ako. Kasi ang hirap naman siguro pag walang oil yung katawan natin. Baka kalawangin, di ba? Katulad dati nangyari sa akin. Ilang months yun na wala akong oil. Nahirapan ako magpupo. At ayan, naglagay na yung mama ko. Nilagay niya na yung tomato. Ginisa niya. Actually, pag nandito lang kayo, bango talaga yung amoy. At nilagyan ng konting sabaw, tapos tinakpan niya. So, habang si mama nagluluto, pinapakulaan niya yung tomato. Ako naman, eto, mga ka-stroke, nagtutupi-tupi ng mga damit. At inayos ko ba yung camera dyan? Ayan, nakikita niyo yung tatay ko, nasa gilid. Nasa gilid siya nakahiga. Kasi sabi niya sa akin, hindi daw siya nakakatulog ng gabi. So, sa umaga siya natutulog. Kaya hinahaya na lang namin na matulog siya ng umaga. Actually, maganda talaga pag gabi ang tulog kasi yun talaga ang tama. Pero wala tayong magagawa. Talaga siya makatulog ng gabi Oo, ewan ko kung bakit. Pero ayan, mukha pang bata yung kamay ko habang nagtutupi-tupi. Mahirap pa, pero mga ka-stroke, nakakaya ko naman kahit papaano, diba? Hindi ibig sabihin na stroke pa tayo, wala tayong gamit sa bahay. Basta may kaya tayong gawin, why not gawin natin? Kasi practice din yan O, diba? Medyo mahirap pa talaga sa akin yung pagtutupi ng damit. Pero kinakaya ko, kaya nagagawa ko. Mga bagay kasi mga ka-stroke na akala natin hindi natin magagawa. Pero ang totoo talaga, kaya na natin Diba? Kaya natin gawin. At syempre mga ka-stroke, hindi ibig sabihin na stroke pa tayo.
eh wala tayong matutulong sa bahay, 'di ba? Mayroon tayong matutulong, yun lang, limited lang talaga. Katulad ko, limited lang talaga yung pagtulong ko. Syempre hanggang tupi lang ako, hanggang walis-walis. Totoo lang, nakakapagod din mga ka-stroke, no? For 2 years ko na stroke, man napapagod na rin ako na mag-exercise, na ganito na lang routine ko lagi. Hindi kagaya dati, nagtatrabaho. At ayan, pero tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Makakabangon din tayo mga ka-stroke. Daming-dami kayang nagpaka-recover na stroke. O tayo pa kaya, kaya natin yan. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa na makabalik sa dati natin, kasi makakabalik tayo basta keep fighting lang tayo at saka iwasan yung mga stress sa buhay natin. Syempre isa yan sa mga nagpapabagal ng recovery natin, at yung recovery natin talaga is matagal talaga sa totoo lang. Pero, hindi ibig sabihin na patagal, isusuko na lang tayo. Huwag tayong sumuko. Meron kasi, depende kasi yan eh. Meron kasi mas mabilis, may mas mamaga. So, depende talaga sa tama. Para sa akin na, depende talaga sa tama ng tao. Kasi ako, 34 years old pa lang ako. Pero, grabing tama sa akin. So, mas nahirapan ako maka-recover. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Chill-chill lang. Sa totoo lang, for 2 years ko, nakakapagod na talaga. Minsan nakakaiyak talaga, pero iniisip ko lang, sige lang, tuloy lang ang buhay, ba? Diba? Habang may buhay, may pag-asa, huwag tayong mawawalan ng pag-asa at hindi tayo nag-iisa. Yun ang isipin natin. Alam ko nandyan siya palagi para suportahan tayo, tulungan tayo sa ating mga ginagawa. Kaya kaya natin yan mga ka-stroke. At yun, sa sakit natin, kailangan talaga natin na tiyagain. Kasi itong sakit na to, kailangan talaga ng effort. Kasi kailangan mo lagi mag-exercise. E, ganun talaga yung routine natin eh. Lahat ng naka-recover mga ka-stroke, isipin nyo, lahat ng pinagdaanan nila, pinagdadaanan natin. So, hindi ibig sabihin na ito lang, ito yung pinagdadaanan natin, hanggang dito lang tayo. So, aahon din tayo sa oras. Rating ang oras din para sa atin. Basta tuloy lang tayo at wag na wag tayong titigil. At ayan, kainan na mga ka-stroke. Cucumber lang kinain ko dyan. Ayan, sa totoo lang, may nagbigay sa akin mga ka-stroke ng isang tripod. Ayan, si Ate Cherry from Fremont, California. Maraming salamat Ate Cherry at sa pamilya nyo. Sa totoo lang, nakita niya kasi ako na kung saan-saan ko lang pinapatong yung cellphone ko. Cellphone lang kasi gamit ko. Wala akong tripod talaga. So, sa vlog ko, sa life ko, lahat patong yan. Or minsan hinahawakan ko yung cellphone ko. Minsan nakakapagod talaga. Kahit konting maitulong lang natin, makapagbigay lang tayo ng inspirasyon sa mga kagaya nating ka-stroke, malaki na yon, malaking effect na yun sa kanila na wag silang mawala ng pag-asa. Especially nung bago pa lang ako, kasi sobrang hirap para sa akin. Lahat tinatanong ko ang mga nangyayari sa akin. So, ganun din yung ibang ka-stroke natin, especially bago, ang daming mga tanong sa sarili nila. Bakit ganito? Bakit ganyan? So, hindi natin maiwasan yan talaga. Kasi, sa totoo lang, pag na-stroke ka, naging emotional ka, lahat, iniiyak mo, hindi ko alam kung bakit. Ganun po yung nangyari sa akin dati. Pero ngayon, na-realize ko sa sarili ko na lahat naman ng mga pinagdadaan natin is pagdadaanan lang talaga natin. Kailangan lang natin maging firm, maging strong, para sa mga ganyang bagay, kasi lahat po talaga ng stroke pinagdadaanan yan. Sinabigla kasi tayo eh sa nangyari sa atin, pero alam ko bibiglain din tayo na makarecover tayo, kaya wag na wag tayong mawalan ng pag-asa. Next time po ulit, maraming salamat sa suporta. Bye bye.